Hello guys! Welcome back to my channel again. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo kung paano ako nag-re-upload ng videos or ng kahit ng movies from YouTube na walang copyright. So, para dun sa mga tao na gustong magsimula ng YouTube nila, na ayaw nilang gumawa ng sariling content, isa to, makakatulong to para kumita ka rin sa YouTube. So, umpisahan na natin. Una, punta muna tayo sa YouTube. Ang bagal ng internet, guys. Sorry. So, search tayo ng gusto nating i-re-upload. So, for example, gusto nating mag-re-upload about cooking tutorial. So, search lang. Ang bagal ng internet. So, nakikita nyo ba itong parang mga line-line dito sa right side, sa taas? I-click lang natin yan. Yan. Then, ito yung lalabas. So, i-click natin ito, Creative Commons. Then, click Apply. Then, yan. So, kung mapapansin ninyo, nawala yung ibang videos. Kasi ito, parang dito, nasala na siya. Ito na yung mga videos na pwede natin i-reuse. But still, kailangan pa rin natin i-check ng maigi. So, pili tayo dito ng gusto natin i-re-upload. So, for example, ito yung mapili natin. Yan. Ang bagal talaga niya. So, yan na. Nakapili na tayo. Click natin tong arrow dito. Then, check natin tong description niya. So, pag nakita natin ganito, license, Creative Commons Attribution License, Reuse Allowed, ibig sabihin, pwede natin siyang i-re-upload. Or, ibig sabihin, pinapayagan tayo ng original owner na nagamitin yung video niya. Pero, guys, remind ko lang kayo na hindi lahat ng reuse, ng mga pwedeng i-reuse na videos is wala nang, hindi ka na pwedeng makopyright. Guys, yung iba, nadadali pa rin siya. Nadadali pa rin sila kapag hindi nila nati-check ng maigi. Lalo na dun sa, mga background music, sa mga titles, ganyan. And even dun sa, pictures. Halimbawa, sa thumbnail na ginagamit mo, kuha ka lang sa Google, ganyan. Pwede ka rin makopyright dun kapag hindi mo alam yung tamang, yung tamang pagkukunan ng images na walang copyright. So guys, meron akong tutorial din nun. Visit nyo na lang po yung channel ko. So, yeah, next is click natin itong share. Then, copy link. Then, since na-copy na natin yung link, punta na tayo sa Google. Yan. So, search natin online video converter. Yan. So, guys, ayan kasi yung ginagamit ko kapag magda-download ako ng videos. So, search. Then, ito yung lalabas. Free Video Converter by FreeMake Convert MP4 and MP3. So, click lang natin iyan. Then, ito na siya. So, di ba may kinapit tayong link kanina from YouTube? Paste lang natin siya dito. Yan. So, click natin tong convert now. So, hintayin lang natin siyang mag-download. Oh, wait. Nangyari. Yan. So, sabi the download has started. So, check natin. Yun na siya guys, nag-start na siyang mag-download. Sobrang bagal lang kasi ng internet eh. Pero nagda-download na yan.
Tayo lang natin saglit. Guys, alam nyo, isa to sa mga way para kumita ka ng pera kay... I mean, para kumita ka kay YouTube. So, kailangan lang talaga dito is tiyagaan and check lang ng check ng maigi. So guys, hintayin lang natin, saglit na lang, patapos na siya. Sobrang bagal ng internet. Ayan, so, download, completed na siya. Ngayon, punta naman na tayo sa gallery. Check natin kung pumasok ba doon. So guys, ito na siya. Yan. So yun lang, ganun lang siya kasimple. So after nun, punta na lang kayo sa YouTube. Then, gawin nyo kung paano yung way nyo kapag nag-upload kayo. Then, guys, huwag nyo naman nang gayahin yung title ng pinagkuha na ninyo ng video. Gumawa na lang kayo ng sarili ninyong title. Then, description din. Then, lagyan nyo rin siya ng tags para mas maging searchable siya. So, sa akin kasi ginagawa ko, pina-private ko muna siya. Chine-check ko muna siya bago ko siya i-public. So, yun lang. Basta, pinaka-importante, huwag ninyong kakalimutan yung Creative Commons. Yun yung pinaka-importante talaga. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Peace! Like and subscribe. Thank you.